Ayan, peaceful day sa ating lahat. Welcome to my channel. Another day tutorial naman tayo para mag-share ng mga ideas na makakatulong sa inyong lahat. I hope na magkaroon kayo ng idea sa video ito. So, tara, let's na tayo. Intro, master! So, ito yon mga kabikers. Isang Racal scooter. Yung makina niya is GY6125. Kung di ako nagkakamali. Bira lang ako makakita nito, mga idol, along Region 5. Kaya ako pala tinanggal ito. Gawa ng hindi makatakbo ng maayos, nagda-drag. So, ito yon ang dahilan kung bakit siya nagda-drag. Dahil yung clutch lining niya, bumigay na. Ayan guys. Nawala na yung isa dito. Ito yon nagkadurog-durog. So, ganun lang mga idol, pag napansin yung nagdadrag yung bike ninyo, yung akala mo nakapreno, so buksan nyo lang itong flywheel, tanggalin nyo, yung pagbukas pala nito mga idol, counterclockwise, paganyan, kahit na dito, ganun din, pag nagtanggal pala kayo ng pinion gear, may bushing yan dito. Baka hindi nyo mapansin, malaglag, mawala, hindi. So, hindi na natin maibabalik yung kickstarter natin. Ito yun, guys. Nabaklas ko na yung crankcase cover niya. Andito yung mga spare parts na iba. Ito yung pinion gear. Ah, hindi pala. Yung main gear. Guys, main gear, may spring yan, ayan. At saka, ito naman yung pinion gear, yung nakakabitan ng kickstarter natin. At saka yung spring, ito yun, nakasalpak yun dito sa pinion gear. Sorry guys kung hindi ko naipakita yung pagbaklas, pero ituturo ko naman sa inyo kung paano siya ibalik. So, ganun lang mga idol, habang magpapabili tayo nito, magre-request tayo, bumili, sana may makuha, dahil limited stock lang itong nakikita kong ganitong uri ng motor dito. Yung pambuilt niya guys, ayos pa naman, pero i-replace na rin natin. Papabili tayo dun sa nagpapaayos. Dahil sayang naman. Nabuksan na natin to. So, papalitan na lang natin to. Habang hinihintay natin yung pyesang pinapabili ko, lilinisan natin to. Magre-regrease tayo. So, ganun lang mga idol. Pag naramdaman yung nagdadrag yung bike ninyo, pag itinulak nyo, hindi maitulak, hindi makatakbo ng maayos, yun na yun ang sira. So ito guys, tatanggalin natin. Naka-welding pa, ayan o. Hindi ko alam kung bakit winelding ito. Para matanggal natin yung clutch lining. Ito. May lock naman siya. Banda dito sa likod nito guys. Pag natanggal na natin ito. May thread naman yan. Papakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin. At saka kung paano siya buuin. Ito nga guys, nang dahil dun sa clutch lining, pati yung starter button, natunaw, yung wiring na damay, natunaw din yung banda dito. So ayusin pa natin yan.
Ayan guys, dumating na yung iniintay ko, yung pinabibili ko na clutch shoe para dito sa motor na inaayos natin. Hindi nga ako nagkamali nung sabi ko na GY6125 yung engine ng motor na inaayos ko. Actually nga guys, pinabibili ko lang yung anong yung lining lang. Kaso walang available sila. Kaya ito isang buo para magkaroon na rin kayo ng idea guys kung magkano to. Halimbawa nasiraan kayo ng ganitong clutch shoe sa motor ninyo, dito sa amin is worth 1,180. So nagpabili na rin tayo ng pump belt na pagpalit bago, 250 rin. O yung mga naghahanap ng hollow switch dyan, andito sa akin mayroon. Naka-customize yan mga idol, may ilaw yan pag linagay natin sa motor. Pag naka-switch up yung ilaw natin, may ilaw yan. 140 lang yung isa, guys. Kaya nagpabili na rin ako ng stator dahil mayayusin ako. May papalitan akong stator dyan. Tsaka ignition coil. Ito, pang regrease natin yung grasa. So, proceed na tayo, guys. Gagrinder muna natin to, mga idol, para matanggal. Dahil naka-spot kasi, naka-welding. Ngayon guys, ingat kayo ni, ingat kayo dito sa spring, baka biglang tumalsik pag tinanggal niyo to ah. Yan, natanggal na natin. Guys, kung makabili kayo ng ganito, ito lang ang tatanggalin niyo. Itong lock na to, maalis na yan, matatanggal na yan. So, mapapalitan na niyo itong lining. Ako kasi hindi ko nababaklasin dahil yung nabili namin buo na. So, ibabalik ko na lang tong buo dito. So, ganun lang guys. Ang pagbalik nito guys, ingatan nyo. Dahil baka biglang bumalik yung spring. Ayan guys, naibalik ko na. Inigpitan ko na. So, kailangan pa nating ispat dito dahil kaya nga pala naka-ispat yun. Baka matanggal, wala siyang safe lock. Kaya ispat pa rin natin dito. Kabilaan. Ispat muna natin guys. Ibalik na natin. Tanggalin ko muna to. Ayos na baga. So, mahirap to ibalik guys kung hindi natin tatanggalin to. Tatanggalin muna natin to. Ito ang problema nito guys. Wala tayong white tools, ninakaw, nawala. So gagawa tayo ng improvised tools. Ayan guys, yung improvised white tools. So ang tanong ngayon kung gagana ba. So tingnan natin.
Oh, di ba? Tanggal na natin. One click. One down. Mga idol, yung pagtanggal nito dapat buo. May parang pusod siya dito. So, tatanggalin natin. Dahil lalagay na natin yung main gear at saka yung ano yun, pinion gear. So, ayan guys. Papakita ko sa inyo. Ito, tatanggalin yung rubber niyan. Mayroon dyan rubber. Suporta pag umiikot yan. So, ito yan guys. So, ang laman. Kalas-kalas yan. Oh. Dapat ganyan ang pakakalagay niyan guys. So, ilalagay na natin yung main gear tsaka yung pinion gear. So, ito yon mga idol. Nakikita nyo, idol, yung aro na yan. So, ang harap ng aro na yan dito, banda. So, ganyan ang lagay natin. Ito yung aro. So, ganyan ang lagay natin. Ano, guys? Ayan, kita nyo ba? Yung aro, dito yan nakatutok. Tandaan nyo guys. Saka ipapasok na naman natin yung pinion gear, yung lagayan ng kickstarter. Ito guys, nakikita nyo yung parang tuldok dyan. Ito oh. Ito, kita ba sa camera? Yan. Dapat nakatapat guys yung guhit na to dun sa mismong tuldok na yon. No guys, para hindi kayo malito. Yan, ganyan yan guys. So, ito iikutin natin. Gagamit tayo ng long nose. Lalagay natin dito banda sa ilalim. Babalik na natin to.
guys. So ayan mga idol, na ikabit na natin yung pambelt. Okay na siya. So tatakpan na natin para matapos na. So ayan guys, matatapos na natin, naisalpak na. Bago ko ilagay lahat yung tornilyo, try muna natin. Kung ayos na ba? Yun, ayan. Guys, so umikot na guys, wala na tayong problema, lalagay na lang yung takip, approve na, job well done na naman tayo. Salamat guys sa patuloy niyong panonood ng aking mga videos. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa aking channel, pindutin niyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong upload na videos. Again, maraming maraming salamat sa inyo.